Ayan, gagawa po tayo ng latik para sa sauce ng binalay. Dalawang can po yan ng coconut milk. And then, nilagyan ko po ng panocha, yung parang asukal na bar dito sa Hong Kong. Dalawang piraso po yan at kinatkat ko po ng cubes para madali po siyang matunaw. Paglagay natin sa latik at nilagyan ko rin ng 1 cup na tubig. Hindi, iluto lang po natin siya hanggang sa maging ganyan sauce na po siya. Yan, okay na po yan. Ito ang ating glutinous flour. Gawa tayo ng dough para sa binalay. Kunti lang. Dahan-dahan lang po natin lagyan ng tubig. Kunti lang po yan dahil ako lang naman ang kakain. Nagka-crave lang ako. Kaya, gagawa ako. And since, mahal na araw. Ayan. Ito na yung tamang. Ganito na po siya. Basta yung alam nyo pong hindi na siya dumidikit sa kamay. Ayan. Ito na po. Nakagawa na po tayo ng dough. Ayan. Okay na po ito. Kasi yung alam na po, hindi na po siya dumidikit sa ating kamay. Ayan. Dahil nga wala akong dahon ng saging dito, ganito na lang ang ginawa ko. Parang palitaw ba? Yan. Ako lang naman ang kakain. Nag-boil po ako ng tubig at lalagyan po natin ng oil. At asin. Parang di siya dumikit. Ayan, kumukulo na. Atin ang ilagay ito. Para-paraan lang. Makakain man lang ng gusto natin, di ba? Yan. Yan po, pag ilagay po yung malagkit sa kumukulong tubig na po, ay i-boil lang po in 5 minutes. At atin na po siyang hanguin. Ready na po yan. Luto na po siya. Ayan na siya. Lagyan po ng oil yung tubig para hindi po siya magdikit-dikit pag i-boil po yung malagkit. Ayan. Ito na po yung malagkit, yung palitaw, and ito yung sauce. Ito na po siyang kakainin. Ayan. Ayan na. Craving satisfied na ang Inday. Ito yung sauce. Wow. Yummy, yummy. Ito yung sauce nyo. Talaga.